Naibalik ang supply ng kuryente sa malaking bahagi ng Cagayan. Pero bakas pa rin ang pinsalang iniwan ng bagyong Florita, lalo na sa bahay ng Bagao. Saksi si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan. Pahirapan ang pagtawid ng mga residenteng nasa kabilang pampang sa Bagao, Cagayan. Iisa lang kasi ang bangka para makatawid sa ilog. Mahirap po. Kasi basang-basa. Sobrang hirap po kasi aside sa mataas yung tubig, maputik din po. Papunta sa bayan ng Bagao ay dito dumadaan sa tulay na ito ang mga residente mula sa 7 barangay. Pero dahil nga sa umapaw na yung tubig sa tulay, ay kinakailangan ng sumakay ng bangka ng mga residente. Binahang iba't ibang barangay sa bayan dahil sa pag-apaw ng ilog. Ang mga bahay na ito sa bahagi ng Zone 6 halos malubog na sa baha. Kung hindi siya bababa, talagang ma-isolate talaga yung 7 barangays na yan. But anyway, meron kaming alternate route papuntang Alcala pero hindi pa ako sure kung open siya. Ayon sa mga otoridad, ang bayan ng Bagao ang pinaka-naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Florita. Kagabi, nagsimula na sa pamamahagi ng relief goods ang lokal na pamahalaan sa mga residenteng nasa evacuation center. Pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan kung isa sa ilalim sa state of calamity ang bayan. Makapal na putik naman sa kalsada ang iniwan ng bagyong Florita sa iba pang bahagi ng Cagayan. Pahirapan ang pagdaan ng mga sasakyan. Puspusan naman ang clearing operation ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Bumuti na ang lagay ng panahon pero maraming pamilya pa rin ang nasa evacuation center. Umabot na sa 2,348 na pamilya, katumbas ng 7,250 na individual ang mga inilikas. Bumalik na rin ang supply ng kuryente sa malaking bahagi ng Cagayan. Bahagya namang nasira ang ilang pasilidad at kagamitan sa Tuguegarao Airport. Nag-abiso na ang pamunuan ng airport matapos maantalang ilang biyahe. Bakas din ang hagupit na iniwan ng bagyong Florita sa iba't ibang lugar sa norte. Sa Luna, La Union, nagmistulang ilog ang ilang bahagi ng munisipalidad matapos malubog sa baha ang 6 na barangay. Ang ilang residente gumagamit na ng balsa upang makatawid. Mga isang linggo po kasi mahirap yung daan ng tubig, walang lalagusan doon sa palabas. Sa Isabela, baha pa rin sa Kabagan Santo Tomas Overflow Bridge. Kaya pansamantalang binuksan ang high bridge para may daanan ng mga residente ng bayan ng Santo Tomas patungo sa Kabagan. Pahirap pa naman ang pagdaan sa isang kalsada sa Benguet matapos gumuho ang lupa. Sa Ilocos Norte humupa na ang baha. Nakabalik na rin sa kanilang mga tahanan ang mga inilikas na residente. Ako si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan. Ang inyong saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.